Pagadian City. May mga nahuhumaling sa sinasabing investment daw. Ano ko yung talagang katotohanan sa sinasabing aman investment dito sa Pagadian City? Ano ko yan eh, kasi naglabas na nga ako ng advisory ang SEC tungkol dyan. Na ang sinasabi ho rin namin, hindi ho siya registered issuer of securities. Ang ibig kong sabihin noon ay hindi siya pwedeng magbenta ng mga investment contract o yung mga pagkakakitaan na ganyan. Nakatulad nga ng dinidescribe ng mga informants. Oo, kasi para makapagbenta ka ng ganyang klaseng kontrata, dalawa yan eh. You have to be a registered corporation and at the same time, meron kang license to sell securities to the public. Dalawa ho yun. Wala ho siyang ganung lisensya. I see. So, ano ho pong magagawa ng Securities and Exchange Commission dito? Kasi wala naman ho. Ang nangyayari ho niyan, parang meron lang mga informant dito sa SEC. Pero wala naman ho talagang complainant na pumupunta dito para magsabi na sila'y nagre-reklamo, sila'y investor. Although, ito ho, ang alam ko, under investigation na yan. So, parang tinawag na yung mga taong yan for conference. Kaso, hindi ho dito sa aming department yan. Kasi ito hong department namin, Corporation Finance Department, kami lang ho ang nag-i-issue ng certificate doon sa kumpanya ng lisensya para makapagbenta sila ng securities to the public. Ang masasabi ko ho sa inyo, wala pa hong application yung company na yan sa amin. So, ibig sabihin, illegal ho yung transaction dito? Eh, hindi ko rin ho masabi kung illegal or what kasi wala naman hong lumalapit sa amin dito na complainant. Ang masasabi ko lang ho, yung scheme na dinidescribe, meron nga hong informant, merong nagtanong dito, although hindi naman ata binigay rin ang pangalan, hindi ho natin rin alam kung bakit ayaw rin namang magpakilala ng mga kababayan natin, ano, kung nag-i-invest sila dyan sa scheme na yan. Ang sinasabi lang ho namin, walang lisensya yung kumpanya na para mag-offer ng ganyang investment. Base ho sa report na natanggap ho ninyo dyan, may similarity ho ba ito sa sinasabing Ponzi scheme? Ang sinasabi lang ho nila kasi, nakakautang, di ba? Nakakautang o nagpapautang. Hindi po ba? Nag-i-invest po ng money, tapos parang 60 to 80% yung in 2 weeks time, maging may ginansya ho po kayo na 60 to 80% po. Eh talaga ho kasing ganyan ang karakteristik talaga ng Ponzi scheme eh. Although hindi na nga ho, hindi ho itong department namin ang nag-iimbestigan yan. So if you want, meron din ho kaming enforcement and prosecution department. Sila ho talaga yung investigating and prosecuting arm ng komisyon. Sila ho ang makakapagsabi kung meron na nga bang procedure against this company. Basta ho kami, ang masasabi namin, wala siyang lisensya na magbenta ng investment sa publiko. Kasi alam naman ho natin ang normal na interest rates, di ba? Pag naglagay tayo ng pera sa banko, o kaya bumili tayo ng stock. Ngayon, kung ganito na kalaki nga, katulad ng sinasabing interest, eh hindi na ho yan, ano, parang hindi na yan normal. Masasabi ho natin na investment na yan. Una kasi sinasabi ng aman, parang may sinasabing stock exchange pero local stock exchange. Maaari ho ba ito? Eh, lalo kung hindi sila pwedeng makapasok dito sa ating local stock exchange like the Philippine Stock Exchange kung wala ho silang certificate of authority mula dito sa SEC na magbenta ng securities. At saka I'm sure wala rin naman ho sila sigurong maipapakitang lisensya from the PSE na pwede silang mag-trade sa ating local stock exchange. Dalawa ho kasi yan eh. You have to be licensed both by the SEC and the PSE para makapag-trade ka sa ating stock market. I see. So, anong maring gawin dito para ho malaman kung sinasabi mo nga walang lisensya, walang permit, pero paano ito? Baka maraming mabibiktima dito. Eh, yun nga ho eh. Wala naman din hong kaming natatanggap na letter complaint from the public. Mostly, mga inquiry lang din ho na ganyan. So,
yung makipag... Sandali lang. Kukunin ko rin ang aming directory para mabigay ko ang tamang number. Ito ho ang number ng aming enforcement and prosecution department. 584-6337 Local 280. I see. Ang OIC po nila ay si Attorney Agustin. So, maaari ko siguro nilang masabi kung meron ng mga complaint against this entity. Kasi ho, at our end, masasabi ko lang, hindi sila lisensyado to engage in this kind of activity, which is, yun nga, nag-o-offer ng securities o ng investment contracts to the public. Okay. Yung isang sinasabi din ng Aman, eh, parang foreign exchange daw ito. Ako eh, hindi eh, lalong... So, ano ho, ang importante ko kasi dyan, kung kumukuha pa sila ng investment from the Philippines, eh, ano naman ho siguro ito, eh, ang offering nagaganap dito sa Pilipinas, di ba? So, hindi na ho siguro masyadong material yon kung ang pera itinitrade sa Pilipinas o sa abroad, basta nanggagaling sa kababayan natin ang pera. Okay. So, ibig sabihin nito po, ma'am, kailangan muna yung may official complaint talaga na mapunta dyan sa inyo. Or kahit po inquiry, pwede, kasi hindi ko rin po alam kung meron talagang nag-file ng complaint dun sa sinasabi ko nga ho sa inyo, sa aming Enforcement and Prosecution Department, kasi sila ho yung authorized na mag-investigate. Kami ho kasi dito ay licensing unit lamang. I see. May kopya ho kami dito ng SEC advisory po, dated August 17 po. Saan ba ito nakatungkol? Tungkol ba ito dyan sa Pagadian lang ba ito? Eh, ang alam ho namin dyan ho, hindi ho namin alam kung gano'ng ka-widespread rin yung activity, ano? Basta ho, itong advisory na to, it applies to the entire territory of the Philippines. If they're not allowed to sell investment contracts in Pagadian, that means they're also not allowed in any other city or locality of the Philippines. I see. Okay. Ganito lang po, ma'am. Ano ho yung pwedeng panawagan niyo po sa mga kababayan namin dito ng Zamboanga area at sa Camisamis Occidental? Kasi medyo dumarami na po ang natatanong sa amin kung gaano katotoo ang ganitong transaction. Kaya nga po, kasi kung ano po ba dito ang ipinapromise na kita, eh kasi ho, wala hong assured na kita ang investment. Palagi ho yung may katuwang na risk na tinatawag. So kapag masyado hong malaki ang kikitain, ang ibig kong sabihin yung pagkatalo ay malaki din. Tsaka bago ho tayo mag-invest ng ganyan, magtanong ho tayo sa mga proper authorities. Unang-una, ito bang nag-o-offer sa atin ay registered corporation. Pangalawa, ito bang investment scheme na ito ay registered rin. So, yun lamang po, magtanong po sa local authorities. I see. Sa SEC. Andi dito naman ang aming mga numero eh. Pwede naman po silang mag-inquire. I see. Okay. Okay po. Sino po sila, ma'am? Si Attorney Altamira ito. Attorney, ayun, first name. Altamira. Jocelyn Altamira. Okay po, ma'am. Maraming salamat po. Okay, you're welcome.